Hello guys, welcome back to my channel. Hello monsters, kamusta kayo? So kung bago ka pa sa aking channel, please hit the like button, and the notification bell para ma-notify ka sa aking mga videos. At kung interesado ka sa video na ito, don't skip and watch till the end. This is it, the moment of truth. Finally, monetized na ang ating channel. Yay! So, I'll be sharing with you tips and experience ko as a YouTuber, small YouTuber. Kung paano ko na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. So, kung interesado ka, just stay tuned. And this is disclaimer lang ka, this is my own experience, so I'll be sharing with you. Hindi ako expert, hindi ako expert sa mga paano magpadami talaga ng subs. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa ko at experience ko as a YouTuber para ma-reach ko yung requirement ni YouTube. So eto na. So, as a small YouTuber, struggle talaga natin kumuha ng subs, likes, and views. So, yung mga ginawa ko is na-experience. I know lahat ng mga YouTubers naranasan ito eh, kapag sub-to-sub, watch-to-watch, and meron pang premiere-to-premiere. May mga app pa na ginamit para dumami yung subs and views and likes ng videos nila. So, ako, ginawa ko lahat yon, as in, tsaga-tsaga lang talagang mangisda. Kahit na nilalagas. Kasi, nasa guidelines, nasa rules naman talaga ni YT na sub for sub is hindi siya nilalagas talaga yon. Tsaka, hindi siya kumbaga lumalabag sa loob ni YT. So, eto, matigas ang ulo at gusto din graduate, gano'n. So, ginawa ko din yun. Tsaga-tsaga lang talagang mangista. Laman ako ng mga live streams, kahit saang live streams napapadpad. Alam yun na yan, kilala ako ng iba. So, kahit saan akong live stream napapadpad, sub to sub, yun yung ginagawa namin. Tsaka gumawa na ako ng mga ninja, tinatawag na legit na ninja. Yung gagawa ka ng ibang account, na ibang channel, kumbaga. At yun yung ibang sub to sub mo sa kanila. Hindi mo gagamitin yung own channel mo. So, ganun pa rin. Lagas pa rin siya. Pero, in fairness, nakagraduate naman din ako. So, sa tulong na yun. So, yun nga lang. Dapat matagal yung nakagraduate. So, nilalagas din kasi hindi siya. Kumbaga, lumalabag tayo sa... So, ayun guys, balik tayo. Next up tayo kasi namatay yung ring light ko. Nalobat yung power back again. Kasi kasi siya na-charge. So, balik tayo doon about software sounds. So, ayun guys, malaking tulong naman siya sa akin. Kaso lang, nilalagas din. So, the best way talaga is to create a content na papatok. Tsaka, mas mabuti yung own content mo. Kasi, yun yung mas makakabuti sa channel mo. And, dapat mag-isip talaga tayo ng content. And, meron ding a watch to watch. So, sumasali ako sa mga groups. And, dun din nag-grow yung subs ko. Kasi, sa watch to watch, manonood ako ng videos nila. Manonood din sila ng videos ko. Tapos, isasub nila ako. Isasub din ako sa kanila. So, ganun din.
doon din nag-grow. Isa yun sa nakatulong din sa akin. Ay, nakatulong din sa watch hour ko. So, doon din ako nakagraduate. And, yung premiere to premiere ang ginawa namin. So, sumali din ako sa group ng premiere to premiere. So, gagawa kami ng premiere. May schedule kami ng premiere and makikipag-collab sa other group. So, ano din yun sa subs? So, ano din yun sa subs? So, kasi sa ibang group, ganun kasi policy namin. Magsasub kami sa kanila. Magsasub din sila sa amin. Tapos, panonoodin ang sabay yung premiere and other collabs na pagrupo. So, madaming manonood, madami kang likes, madami kang comments na magagather, pati subs. So, ayun, malaking tulong din yun sa akin para mag-graduate. So, ayun lang guys. At saka, tiyaga-tiyaga lang talagang gumawa ng content. Tiyaga lang talaga sa lahat ng bagay. So, wala namang madali. Except kung artista ka ba o ano, iba na alawi. Isang post lang, 1 million agad. So, sa ating mga small YouTuber, my simple advice is, tiyaga lang talaga. And huwag mawala ng pag-asa. Sa akin, before ako na-monetize is 10 months. 10 months ko yung tiyaga pala sa pagla-livestream din ilang oras kahit ano na lang ginagawa para ma-meet lang yung watch hour. Nagla-livestream ako. Adik kami sa livestream. Nagla-livestream ako ng 11 hours. Biro mo. Pero naka-silent lang yun. Una, nagpapakita ako. So, pag wala na lang tao, nakatambay na lang sila. Tinatambayan ako ng mga friends ko at saka mga kagrupo o ka-GC ko. So, yun, umabot siya ng 11 hours. So, kinakaya namin yun. Kaya mo rin mag-livestream ng 11 hours. At saka, minsan problema din ng ibang YouTubers is walang wifi or nakadata lang ako. Maniwala kayo. Nakadata lang ako hanggang ngayon na monetize na yung channel ko. Data is life tayo. So, minsan nakakapag-wifi ako pag pumunta ako sa bahay ng auntie ko or sa lola ko ngayon, may wifi na sila. So, yun lang. Tsaga-tsaga lang. Pati sa pag-upload, tips ko din, lalo na sa mga nakadata. Pag mag-upload ka ng video mo, tapos may schedule ka or kagaya sa amin, schedule yung premiere ahead of the day, nag-upload na talaga ako kasi ang hina ng data, tapos at tagal pa. So ayun, nag-upload ako ahead, tapos nag-i-inform talaga ako hindi talaga kaya ng data. Nag-i-inform ako na alisin na lang ako sa listahan kasi parang di na ako aabot ganun. So yun lang, patience is the key talaga sa ating mga small YouTuber. And, huwag mawala ng pag-asa, gawa lang ng content. Mag-isip tayo ng mga content. Yun din iniisip ko. Isip tayo ng magandang content for the channel. Tsaka, meron iba gumagawa nung kung anong trending o ganun. Pwede yun. Basta mag-isip tayo ng ikasasaya, ikaunlad ng ating channel. So, ayun lang, i-share ko sa mga kapwa nag-YouTuber natin na nagsisimula pa lang as my aspiring YouTubers. So, kung mawala ng pag-asa na, ay bakit ganito pa rin yung mga subs ko, di umu-increase, tapos wala na kong nanonood. At huwag mawala ng pag-asa, go lang ng go, create lang ng create ng content. So, makakamit din natin ang ating mga mithiin sa buhay, Diyos. So, ayun lang ang aking ma-share. And then, the last part is eto na. So, sabi ko, gagawa naman daw sila ng congratulatory message. So, sabi ko, wag na. Hindi ko na sila aabalahin kasi the first place, malaki din naman ang natulong din sa akin. So, sa lahat ng ginawa nila, ako na ang magpapasalamat sa kanila. So, I am so thankful na nakilala ko kayo. Alam niyo na kung sino kayo, charot. So, papasalamat ako sa unang-una sa Panginoon kasi
nung talagang pinagdadasal ko na ma-monetize yung channel ko, sabi ko, Lord, ang hirap pala. hindi pala ganito kadali. So push lang ng push at sa araw ng pag-inom. After 10 months na monetize na ang ating channel. So, thank you so much. First is, sumasalamat sa lahat ng teams na nasalihan ko. So, malaking parte kayo ng aking YouTube journey. So, thank you so much sa Team Solid, Team Survivor, Team Family United, Kakabsat Family. Thank you so much. Salamat sa inyo at walang sawa kayong tumutulong sa akin, lalo na sa panonood ng mga videos ko. Thank you so much. Nagugulat na lang ako, may nagsisend din ako ng walang katumbas yung pagtulong niyo sa akin. So pinapasadyos ko na lang, may the Lord bless you all, lalo na sa Kakabsat Family, na malaking na itulong nyo sa akin sa pag-grow ko, Team Family United, Team Survivor, Team Solid. Thank you so much. At nag-grow talaga ako. Nag-iisip na ako kung anong content. Nag-iisip ako anong makakaganda sa channel ko. So, thank you so much. Alam nyo na yon yung nag-play sa akin. Love na love niyo ako. Thank you so much. Nagugulat na lang ako. Ay, pinlay kita. Ganito. So, thank you so much talaga. I'm so thankful and blessed na nakilala ko kayo. And nagkaroon ako ng pamilya sa YT. Hindi lang yung legit family ko, family and friends. Kayo na naging family and friends ko sa YT world. So, salamat din sa sa supportive na family ko, Team Dubai and Team Australia. Thank you so much sa mga pinsan kong laging nagpa-play sa akin. Chinachat ko, play niyo naman ako, maawa kayo. So ayun, salamat sa lahat ng support sa family and friends. Thank you so much sa lahat ng naniniwala sa akin at nag-subscribe sa akin at nanonood ng videos, nanonood ng videos ko. Thank you so much. This is just the beginning, so let's hope and pray for the best. So ayun, wala akong ibang masasabi pa, but thank you and God bless you all. So yun lang. So thank you sa lahat, and supportive husband, and to my family, thank you so much sa pag-support sa akin kahit napuyat. Mukha ko kagard na kaka-LS, kaka-vlog. So ayun, thank you so much, and may God bless you all.